Another day, another luto serie. Magbo-voice over muna tayo ngayon dahil may i-share ako sa inyong isang masarap na recipe na pwedeng-pwede niyong pagkakitaan. Ito ay pampatanggal umay sa mga taong nakakaumay na nakikita niyo araw-araw. Charot lang. May idea na siguro kayo kung ano ang aking gagawin. Yes po, tama po. Gagawa tayo ng atsara. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang masarap na atsara. Sobrang dali lang nito gawin. Kailangan nyo lang ng isang buong papaya, yung hilaw dapat. Tapos ayan, gagadgarin nyo lang siya ng paganyan. Kung wala naman kayo nung ganitong klase ng pangkadkad, ay pwedeng-pwede yung pangkadkad ng cheese. Pagkatapos nyo nga palang makadkad lahat ng papaya, ayan, huhugasan lang natin ito ng dalawang beses. Tapos yung pangalawang beses na panghugas, ay pipigaan natin ng maigi yon para matanggal yung tubig niya. Lalamasin at pipigaan lang natin siya ng todo para wala talaga siyang matira na tubig. Siguro ang iba dito sa atin akala ay mahirap gumawa ng atsara. Sobrang dali lang nito gawin, guys. Kayang-kaya nyo rin itong gawin at pwedeng-pwede nyo rin itong pagkakitaan, ha. At saka mga sangkap nito ay mura lang. Siyempre maliban lang sa sibuyas. Pero yung sibuyas na ginamit ko dito ay nabibili ko doon na may dahon. Yung sibuyas Tagalog, 10 pesos lang yun. Pagkatapos ay sinunod ko naman gayatin itong carrots, nilagyan ko lang siya ng design na pa-flower. O kita nyo lang yung mga gilid ng carrots. Tapos ayan, hiwain nyo lang siya ng pabilog. Pagkatapos ay ginayat ko na rin yung ibang sangkap dito. Ilalagay ko na lang sa akin description box kung ano ang mga ingredients na dapat nyong kailanganin sa paggawa ng atsara. Sa paggawa ng atsara, kailangan natin ng 2 cups na vinegar, 1 cup ng sugar, tapos 2 teaspoon ng salt, tapos yung whole peppercorn o yung pamintang buo. Tapos ay pakukuluan lang natin ito. At kapag kumulo na siya, ay ilalagay na natin yung luya, tapos yung sibuyas, at saka yung bawang, at saka yung bell pepper. Tapos ay pakukuluan lang natin ito ng 2 minuto. Pagkatapos ay yan, munti ko pa makalimutan yung carrots. So kasama siya sa pagpapakulo ng 2 minuto. Pagkatapos ay yan, naglagay ulit ako ng kaunting pampaminta, yung pino na siya o yung durog. Tapos ay syempre, titikman natin yan kung okay na ba yung lasa. So para sa akin, okay na ito. Kung gusto niyo naman na medyo mas matamis pa, pwede kayo mag-add ng kaunting sugar or yung kaunting salt kung natatabangan naman kayo. Pagkatapos ng 2 minuto ay isasali na natin yung pinakulo natin dun sa papaya. So ang ginawa ko dito guys ay hindi ko niluto yung papaya doon sa pinagpakuloan natin. Sinalin ko lang siya kasi para pag kinain nyo siya, di ba yung makrunchy-crunchy, mas masarap yun. Pero may napanood din naman ako na sinasama nila sa pagpapakulo yung papaya. Pwedeng-pwede rin naman yun, guys. Pero ito kasi sa akin, hindi ko na sinama kasi gusto ko yung medyo makrunchy-crunchy. Ayoko nung ma-overcook yung papaya sa atsara. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako ng pasas. Tapos hahaluin lang natin siya ng maigi at hayaan lang natin siya na mababad. Pagkatapos mapalamig yung atsara ay pwedeng-pwede natin itong isalin sa garapon. Pero kung gagawin nyo itong pambenta, depende na lang yun sa magagastos nyo. Kikwentahin nyo na lang siya. Kasi syempre, iba-iba tayo ng lugar, iba-iba tayo ng halaga ng mga bilihin dito. Kasi kami dito nasa Manila, iba naman nasa probinsya. Kung nasa probinsya kayo, kung may tanim kayong papaya, di ba hindi na kayo gagastos. Konting ingredients na lang yung mga bibilhin nyo. Kaya naman sa mahilig sa atsara dyan na katulad ko, try nyo na rin ito.